Tuwing buwan ng Marso, nagpupugay tayo sa mga kababaihan. Hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Ngunit madalas, nakakalimutan ang kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Ipinasa ang batas na Magna Carta for Women or Republic Act 9710 noong 2009 upang tiyakin ang mga sumusunod. Patas na pagtrato sa babae at lalaki sa harap ng batas, proteksyon sa lahat ng uri ng karahasan, lalo na sa karahasan na dulot ng Estado. Pagsigurado sa kaligtasan at seguridad ng kababaihan sa panahon ng krisis at sakuna. Pagbibigay ng patas na karapatan sa edukasyon, pagkamit ng scholarship at iba't ibang uri ng pagsasana. Ipinagbabawal ng Magna Carta for Women ang pagtanggal o paglalagay ng limitasyon sa pag-aaral at hanap buhay sa kahit anong institusyon ng edukasyon dahil lamang sa pagbubuntis ng hindi pa ikinakasal. Karapatan sa patas na pagtrato sa larangan ng palakasan o sports. Pagbabawal sa diskriminasyon sa babae sa trabaho, sa loob ng gobyerno, hukbong sandatahan, kapulisan at iba pa. Pagbabawal sa di makatarungang representasyon sa kababaihan sa kahit anong uri ng media. Pagkakaroon ng 2 buwan na maternity leave na may bayad at sa mga sumailalim sa medical treatment o surgery na kaugnay ng kalusugang pangreproduktibo. Patas na karapatan sa mga bagay at usaping, kaugnay ng pagpapakasal at mga usaping pampamilya. Ang Magna Carta for Women ay naglalayon na hikayatin ang mga babae na maging bahagi ng politika at pamumuno at itulak ang ilang mga agenda na kaugnay sa kababaihan. Tandaan natin ang mga karapatang ito. Isulong natin ang mga karapatan ng mga kababaihan hindi lamang tuwing buwan ng Marso, kundi araw-araw. Mula ngayon, hanggang sa makamit natin ang pantay na pagtrato ng lipunan sa ating mga kababaihan, pagkat kalahati tayo ng sambayanan at sanlibutan.